Good day, choir masters and choir members, Ray Santos again. And today, mga choir masters and choir members, this is the part 2 nung tanong ni Mr. Shokonin Karateka. Yan, okay. So, basahin ko lang ulit yung tanong niya, no? So, ito yung tanong niya. Sir, paano po may iwasan mag-flat or mag-sharp sa pagkanta ng mababa? So, nasagot na natin yung tanong na yan. So, para dun sa mga hindi nakapanood nung video na yon, please, pakibalikan nyo lang, no? Okay, so that is the first question. Ito yung pangalawang question. Paano po ba mapapanatili ang nasal resonance at maiiwasan ng stiffness sa lalamunan dahil sa over-lowering ng larynx dahil bumababa na po yung nota? Sabi daw po kasi ng choir master namin na huwag masyadong gamitin ang chest voice kapag sobra na daw pong baba ng nota. Tulong naman po, nalilito po ako sa technique na pinapagawa po sa amin. Sana po matulungan niyo po ako. Yan, okay. So, yun yung pangalawang tanong. No, paano po ba mapapanatili ang nasal resonance at maiiwasan ang stiffness? Okay. Yung resonance, no, natalakay na natin yan sa ibang video natin, no? Pero allow me to repeat this kasi ito ibang case naman eh. Low notes to eh, no? Low notes. And mahirap talaga magkaroon ng magandang resonance kapag low notes. Mahirap talaga yon. Ngayon, kailangan talaga practicing yun para makuha natin yung magandang resonance kapag sobrang baba na nung mga pitches, no? And at the same time, tama rin yung sinasabi ni Sir Shokunin, no? Kasi hindi lang naman sa mataas nagkakaroon ng stiffness yung ating lalamuna, no? Sometimes, or malimit, pag sobrang baba na rin ng nota, eh nagkakaroon din ng stiffness yan. Okay, so allow me to share itong alam kong exercise, no? Na-share ko na to sa inyo to, eh, no? Pero I will repeat this kasi nga sabi ko nga mababa naman, no? Mababa naman yung, we're talking about low notes here, no? Okay. Kapag ang nota po natin ay nasa middle range, okay mag-resonance, eh, no? So nandun na kaagad yung resonance mo, no? So kasi nasa middle range ka, maganda or madali na magkaroon tayo ng magandang resonance doon. Now, kapag mababa, yun ang medyo mahirap, no? So yan yun, no? So kaya pa, no? So, para mas maabot natin siya, again, katulad ng sinabi ko sa first video, mahina lang, no, mahina lang, tapos make it sure na itong ating hininga, no, yung ating diaphragm is nagpa-function talaga ng maganda, no? So, alam niyo hindi lang naman 'yan sa high notes eh, sa low notes napakahalaga rin ng support, no? So let's try this. So mahirap, no? Mahirap magkaroon ng magandang resonance. So what we're going to do now is yung ating resonance exercise, no? So close our mouth, no? Close natin. So ngayon medyo mararamdaman mo na dyan na yung resonance mo, no? May mga vibration na dyan, lalo na dito sa iyong nose, no? And I want you to feel that, no? Yan, bumababa na tayo, no? Ngayon, para maiwasan natin yung stiffness na sinasabi, no? Mag-imagine tayo ngayon na tayo ay nag-chew ng bubble gum, no? So, or chewing gum, no? So, let's try this. Balik tayo. Balik ulit. Relax lang.
so medyo mahirap na yung for me, no, mahirap na yung low F na yon. So what I need to do is pabalik-balikin ko lang siya. Napansin niyo yung method na ginamit ko, no? Pabalik-balik siya. So balik. Balik ulit tayo sa G. Then baba na. Okay? So, ganun yung method na gagawin natin. Pabalik-balik siya para nakukuha natin yung tamang placement, no? Okay? So, ganun lang para ma-develop natin lalo yung ating resonance sa low pitches or sa mga low pitches natin. Ngayon, kapag yung tunay na kanta na, yung ating kinakanta, yung lyrics na talaga, then, dun mo mapifeel ngayon yan, no? Dun mo mapifeel na nagre-resonate siya, no? So, it's very important na gawin mo lagi itong exercise na to, Mr. Shokunin, no? So, yan yun, ha? Yan yung exercise. And then, mahalaga yung chewing, ha? Kasi para hindi manigas, no? Yung ating lalamunan, no? Or yung ating dila, yung mga muscles dyan, hindi siya tumigas, no? Okay. Ngayon, ito yung last na sinasabi niya. Sabi niya, sabi daw po kasi ng choir master namin na huwag masyadong gamitin ang chest voice kapag sobra na daw pong baba ng nota. Tulong naman po, nalilito po ako sa technique na pinapagawa po sa amin. Sana po matulungan niyo po ako. So, hindi ko lang alam, no, Mr. Shokunin, doon sa choir master mo, no? Pero of course, with all due respect, no, alam ko naman, hindi naman lahat alam natin, no? So, hindi ko alam, kasi ang alam ko kasi talaga, no, kapag low pitch, or yung mga ating mga mabababang nota, kalimitan ang ginagamit natin is the chest voice, no? So, kung meron man na other, kumbaga meron pang ibang paraan, no, para makaabot pa tayo ng mga mas mababang notes, tapos iba yung register, kumbaga yung pagdadalhan mo ng boses na yon, halimbawa kung hindi chest voice, so saan mo siya dadalhin, no? So saan nga? So yes, please comment kayo sa baba, mga minamahal kong choir masters and choir members, kung meron kayong alam, no? Pero kasi ako, ang alam ko, pag low pitches kukunin natin talaga sa ating chest voice. Okay, so sana Mr. Shokunin, kahit papano, nakatulong itong maikling video na to. And sa mga choir master and choir members, maraming salamat po sa panonood ng Choral Strategy. God bless and bye-bye.